Fast talk tayo. Sagot kayo. Blessing or problem? Blessing. Joy or sorrow? Joy. Light or darkness? Maayos o magulo? Karamdaman o kalusugan? Kasaganahan o kagipitan? Very good. And we can go on with these extremes. Na hindi na natin kinakailangan pang isipin, I suppose, kung ano ang pipiliin natin. Siyempre, yung maganda o maayos o yung blessing para sa atin. But then, alam natin, hindi laging ganyan. Hindi lahat ng ating pinipili ay nangyayari. Ating ginugusto ay nagkakatotoo. Gaano man kabusisi o kaplansyadong ating pagkaplano. Kung minsan nga, ang nangyayari pa ay kabaliktaran. Kung ano yung iniiwasan, kinatatakot o ayaw natin. Problems come instead of blessing. Darkness instead of light. Sorrow instead of joy. And that's life. Ganun talaga ang buhay. Kasi hindi natin kayang kontrolin ang lahat. Minsan, pinagbubuti mo yung trabaho, mawawalan ka pa rin ng trabaho. Lumalaban ka ng ayos o patas sa negosyo, malulugi pa rin ito. Nag-iingat ka, magkakasakit ka pa rin. Nagpapakabuti ka, may mangyayari pa rin hindi magaganda o masama sa buhay natin. Again, that's life. Pero, hindi tayo dapat malungkot sapagkat hindi man natin kontrolado o makaya ang lahat, meron tayong Diyos na kakayanin para sa atin ang lahat. At ito mga kapatid, ang isa sa mga tinutumbok na mensahe ng mga pagbasa sa araw na ito. Sa ating Ebanghelyo ay pinapahayag ang pagiging makapangyarihan ni Kristo. Makapangyarihan siya sa kahit sinong tao na pwede nating maisip na makapangyarihan sa mundong ito. Sapagkat ang Panginoon ay hindi lamang tao, siya din ay Panginoon at Diyos na totoo. Hindi lang makapangyarihan ng Diyos, siya din ay mapagmahal. Sapagkat nagkakaroon ng silbi para sa atin, lalo na ang kapangyarihan ng Diyos, dahil sa pagmamahal niya sa atin, gagamitin at ginagamit niya talaga ang kanyang kapangyarihan para sa ating kabutihan sapagkat tayo ay mahal niya. Ang mensahe po ng ating unang pagbasa, kung pabasahin natin sa kabuuan, ay hindi lamang yung biglaang pagpapagaling ng Diyos ni Yahweh kay Tobias. Sapagkat ang isa sa mga mensahe nito ay yung nangyari kay Tobias dahil sa pagkabulag niya. Hence, mas na-appreciate niya kasi yung paggaling niya. Mas nakita niya kung paano kumikilos si Yahweh sa buhay niya. Mas naging mabait siya. Mas tumatag ang pananampalataya niya habang siya'y bulag at mas kumakapit sa poong may kapal. Ibig sabihin, may nangyari na maganda. May nagawang maganda ang pagkabulag niya sa kanya. Dito po natin makikita na sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos sa atin, kahit ano, kakayanin niyang gawin para sa kabutihan natin. And this includes using even our pains, even our problems, even our sufferings para magtulong ng maganda sa buhay natin. He will bless us and He will never run out of ways to bless us. In all situations, He can bless you through your friends and even through your foes. Through the good things that happen to us and even through the bad things that happen in our life. Through your admirers and even through your haters. Ganun ang Diyos. Sabi nga eh, pupwedeng gumuhit ang Panginoon ng tuwid na linya sa liku-likong linya na ginagawa ng tao. Yun yung buod
ng sinasabi sa Romans 8:28. All things work together for the good of those who love Him. O diba, may mga kakilala tayo na dahil sa pagkakasakit, mas napalapit sa Diyos. Hindi nadaling mamatay, ha? Mas tumibay ang pananampalataya. Mas nagdasal. Mas nagsimba. O ay umamin kayo, yung marami sa atin, mas naging makadiyos nung panahon ng pandemya. Mas naging particular sa salita ng Diyos. Mas naging interesado sa pakikinig ng salita at pagninilay, ha? Yun ay sa panahon ng pandemya. May mga kakilala tayo na dahil sa problema na naranasan sa pamilya, mas naging buo sila. Mas nagsuportahan sila. Minsan, sa mga pangit na nangyayari sa buhay mo, mas nakikita mo yung mga totoong tao na talagang